This is Wonder Bay at meron tayo dito ngayon na ikakabit sa ating NMAX 2020 ang JBT Center Spring. Ngayon, ano ang nakalagay dito? Tingnan natin. Yan, ito JBT Center Spring 1000 RPM, yan, NMAX Aerox, yan nakalagay, plus 550 550 price niya. Pero syempre may discount tayo sa ating sa ating idol Key Edwin sa binibilihan natin. Salamat sa mga discounts nyo. At ito na naman, JBT na naman ang ating binili, JBT baka naman. Yan, ngayon kakabit natin dito. Yan, tinanggal ko na yung bell. Subukan natin ikabit ang JBT Center Spring 1000 RPM. Sige, kalasin muna natin to. Tingnan natin ang pagkakaiba nila. Wonder Peeps, ang ating stock center spring. Yan, makikita nyo na may kulay pink, parang pink or magenta. Hindi ko lang alam yung mga version 1 at saka Aerox kung ganito rin. Yan, yun yung size nya. Mas pakita ko na rin yung ibang parts nya. Ito yung clutch, same lang rin ng sa Aerox at NMAX version 1. Kabuka lang rin. Ito namang isa. May nakalagay na B6H. Yan. Basta tignan natin to. Kung may nakalagay, wala na. Yan ang itsura niya pag nakabuka. Yan. Buka, ganyan. Sarado. Ito ang tsura niya. Ngayon, tingnan naman natin ang racing center spring. Buksan natin. Unbox natin. Ayan. Kung mas madali pa itong kunin dito sa ilalim. Ayan. Tanggal na natin. Ito siya, nakalagay pa siya sa support. Kulay yellow ang kulay ng 1000 RPM. Nakita natin dito. Yung nakalagay ay JBT Aerox. Yan ang kakabit natin, 1000 RPM. Yan, okay. Ang Aerox, kasha rin pala. Ngayon, i-compare natin ang dalawa. Sige, ban natin ang camera para makita nyo yung height. Yan, yung height ng dalawa.
Yan. Mataas lang ng mga 1 mm o 1.5 mm. Konting-konti lang. At ito yung stock. Ito naman yung ano natin. Tingnan natin yung tigas kung talagang mararamdaman natin yung tigas niya. Ano to? Feeling gauge lang tayo. Feeling gauge. Mangekyou Sharingan. 850 yata to. RPM yan. Ito naman. Testing natin ng 1K. Yung 1K nga talaga siya. NANI?! Yeah, malalaman natin ang pagbabago pag kinabit natin to. Sabi nga, pag mataas ang center spring, tapos mababa naman ang clutch spring, ang mangyayari, 800 lang yata to. Ang mangyayari dyan, una muna kakagat ang clutch bago bumaka ang torque drive. Kaya maandar na siya pero hindi pa bumubuka dahil 800 lang to, tapos ito 1,000. Yun ang subukan nating setup na mataas yung center spring. Kumbaga umaandar na yung motor mo pero hindi pa bumubuka ang clutch spring. Ayan. Sige, salpak na natin. Pero sukat muna natin kung kasya. Yon. Salpak. Sige, let's go. Ito na ako ka 100 pips. Nakakabit na ang ating JBT 1000 RPM center spring. Yan. Yan muna palitan natin. Unti-untiin natin. Tingnan natin ang nangyayari. Sige, salpak na natin to. Yan, next. Bell na lang at subukan natin ang RPM kung mauna talagang umika to or kumapit tong clutch bago bumuka ang ating torque drive. Ito na, 100 pips, nakabit na natin ang ating bell at nakita natin yan, yung center spring natin. Center spring na 1000 kinabit natin sa ating NMAX 2020. Yan. Sige, subukan natin ang RPM niya kung totoong hindi pa siya kagad bubuka pag kahit na umiikot na to clutch bell natin pero hindi pa kagad siya bubuka dahil nga mas mataas ang kinakailangang RPM ng ating torque drive kesa sa clutch. Yan, clutch sa ating clutch. Tama, yung clutch natin ay 800 to 850 ang kanyang kinakailangang RPM para bumuka. Ipa-under natin. Masyadong bubuka. Hindi siya bubuka pero under na ang first try natin. Yan. Kumbaga naka-premiere lang siya. Hanggat hindi maabot ng 1000 RPM ang makina,
hindi bubuka ang fork drive. Ayos!